Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging ang pinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mog ko at tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Pumukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng isang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-huling pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana.
Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay, at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila inano at siya'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Alam ng mga pinuno ng Hudyo na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghagang ito. Pero mapasa hanggang ngayon, applicable pa rin po ito sa atin. Hindi na sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatandang ng bayan, kundi sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos, pinagkatiwalaan niya tayo upang alagaan ang bawat isa. Ang ilan dito ay nagtatrabaho, mayroon kayong mga tauhan na under sa inyo, sumusunod sa inyo. Kung pagmamalupitan nyo at hindi nyo tatratuhin ng maayos, pananagutin nyo rin ito sa Diyos. Sa mga magulang dito, ang inyong anak ang sumusunod sa inyo. Kung hindi naman po kayo magulang o kaya hindi naman kayo empleyado, may sarili kayong business. Kung yung business nyo po ay hindi tapat at nandaraya kayo, pananagutan nyo rin ito sa Diyos. Ang pagkakamali ng mga tao na pinagkatiwalaan sa talinhaga ay pilit nilang inaangkin yung hindi sa kanila. Lahat po ng bagay dito sa mundo galing sa Diyos. Wala po talaga tayong pag-aari. Tayo'y hinabilinan. No? Ginawa tayong tagapag-alaga. Naway gampanin natin yung pag-aalaga na yon. Dahil kung hindi, pananagutan din natin iyon sa Diyos. Kaya nga po mabuting balik-balikan yung unang pagbasa mula kay Pedro. No? Mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid o sa kapwa. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Doon po tayo dinadala ng Diyos mula sa ating pananampalataya, patungo sa pag-ibig. At naway ating dasalin ngayong araw ang salmo, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga at pangalagaan ng bawat isa. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating pong panalangin. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway makatanggap ng liwanag
kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yung mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Manahimik tayo sandali, ating ipagdasal ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang personal nating kahilingan. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may panalangin naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pusong maamo at mahabagin, dalangin namin ay inyong dinggin. Sa oras ng panganibalagim, Jesus kami lingapin. Buong ligaya kami himlay sa inyong piling di na mawawalay. Ang iyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin ninyo po naming banal na kami ay maging inyong tunay. Haliwin niyo ang pusong may lumbay. Jesus kami pagmahal. Buong ligaya kami himlay sa inyong piling di na mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay
hanggang mamatay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makiisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibadugot tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito'y ang kasangkatauhan na aakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang pag-ibig ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
of Jesus, keep us by your side. Save us all from death and sin, our King crucified. Crowned with thorns and sorrow, give us new life. Listen to our prayer, heart of Jesus always yours, and hold us ever near, wherever we may go, whatever we may do. Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Grant us grace and all good keeps, Heart of Christ our Lord. Make your holy presence our home evermore. Fill us with your light and life, guide us in your ways. Justice, peace, and mercy rule us all our days. Listen to our prayer, Heart of Jesus here. Make us always yours, and hold us ever near, wherever we may go, whatever we may do. Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Announcement: Binyagang Bayan 2024, sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo magpunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Biyernes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo.
mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito'y mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupaing ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pinasasalamatan po natin ang nag-sponsor sa ating Novena Mass ngayon sa Sacred Heart, ang Vicariate ng Our Lady of Guadalupe. Maraming salamat po. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Walang higit na pag-ibig o mahal na puso ang bayang Pilipino alay sa puso mo. Sa templo, sa silangan, sambit namin ang iyong ngalan. Mag-ahari kang tunay sa apari hanggang hulo. Malaon na naming pangarap, pag-ari mo sa silangan, pananampalataya, namin siningas ng araw, sintatag ng kabundukan, sinawak ng karagatan. Ay lamay di pabihag, bayan mo sa silangan, tangkal sa tanahang ako ang banal mong sagisag. Di matatagumpan